Nasa linya po natin para po makapanayam no sa usapin po ngayon regarding nga dito sa PUV Modernization Program na ipinapanawagan nga po na kumbaga suspendihin yung pagpapatupad po niyan. At maganda malaman natin kasi bukod po dito sa mga transport group, meron na rin pong ibang grupo kabilang na po ang commuter at other groups na naghain din po ng petisyon para nga po sa suspension dito po sa PUV Modernization Program. At nasa linya na po ang Bayan Muna Party List Campaign Coordinator ng Metro Manila, Gaylord Despuez. Tama ba ako na pagkabasa? Ayan, okay. Magandang umaga po. Magandang umaga po, Sir Mon at Ma'am BJ Chacha. Tama po, Despuez po. Despuez, okay. Salamat po, sir. Opo. Sir, una sa lahat, bakit po kayo sumuporta sa transport groups na dapat po talagang madeklarang null and void itong PUV modernization? Bilang commuter, napakalaking epekto sa amin nung pag-phase out itong mga jeepney. Sa katunayan, sigurado kami na lalaki o tataas ang singil sa pamasahe. Kung kukumpara nga ngayon, halimbawa, hindi pa fully na phase out mula dun sa gusto mangyari ng kasalukuyang gobyerno natin. Ang minimum na pamasahe sa jeep ay 13 pesos eh. Lumaki pa nga yan kasi nagkaroon ng provisional increase na 1 peso, 12 pesos dati yan. Kung sasakay ka sa mga modern jeep, pataas siya kadalasan ng 2 piso. Kaya kung sa jeepney na karaniwang 13 pesos, mas mataas talaga sa modern jeep. Ngayon, pag na-phase out at tanggal yung mas mura na paraan ng masasakyan ng namin, no, kami mga computers, lalo na yung mga estudyante at mga manggagawa, empleyadong pumapasok, lalaki yung pangangailangan namin na bayaran para makarating kami sa aming pupuntahan. May pag-aaral na nilabas ang Ibon, may estima na aabot ng 300 to 400% increase ang magiging epekto ng phase out ng jeepney. Kung bakit, maobligay yung mga chauffeur natin at operator na habulin yung malaking presyong binayad nila at binili nila sa na nasa 2.3 o 2.8 million na kada unit. Saan naman kukunin ito ng mga karaniwan at maliliit na chauffeur at mga driver? Walang iba namang pagkukunin ito kundi sa mga pasahero. Ipapasa yung burden o yung hirap na yon. Na may dahilan din yung gobyerno dahil pinace out niya yung ating mga jeepney. Opo. So sir, klaruin lang natin ha. Kasi syempre you're saying na maaaring yung epekto nito damay-damay na, no, may ripple effect kasama na yung commuters and all. Pero sa consolidation lang po ba kayo tutol o sa kabuuan po ng PUV modernization? Sa ngayon yung bilang petitioner at commuter, na nag-file nga kahapon sa Supreme Court ng preliminary injunction, nilalayo namin talaga maglabas yung Korte Suprema ng temporary restraining order na siyempre, pasamantalang remedyo ito sa na hindi ma-phase out yung mga jeep na sinasakyan namin bilang mga computers. Magiging malaking usapin yan by next year kasi for sure yung sinasabi po ng mga chauffeur, particular yung mga nagahayag ng pagtutol dito sa jeepney phase out, magkakaroon talaga ng tinatawag na transport crisis. Sa ngayon nga, matindi na yung kahirapan impyernong paraan ng pagsakay ng karaniwang commuter sa kanilang pupuntahan eh. Haba ng mga pila, haba ng paghihintay kung saan man ang babaan ng mga sasakyan ng jeep at talagang punong-puno yung mga sasakyan na nais puntahan. Pag nawala pa itong mga jeepney na karaniwang sinasakyan namin, mas magiging terrible ang kalalagyan ng mga pasahero. So nangangamba kayo sa mga phase out yung mga traditional jeepneys. Sa panig po ng bayan muna, sir, ano po bang ating pagkakaunawa dito sa PUV consolidation? At tama po ba na sinasabi nating ilulubog nito sa utang ang mga driver at operator? Oh yes, ilulubog talaga nila yung karaniwang driver and operator. Buruin mo saan ka makakita ng nagkakahalaga ng 2.3 million to 2.8 million per unit. Kung noon nga, medyo maliit pa yan noong 2017, nasa 1.4 to 1.8. Pero syempre, ngayon 2020, yung pinaka-latest, ang estima mismo ng Department of Transportation ay nasa 2.3 na to 2.8 million ng per unit. Palaki ng palaki yung halaga. Tapos ang ipapahiram lang ng gobyerno o isasubsidize ay napakaliit. No? Malayo-malayo doon sa pangangailangan para makabili yung karaniwang operator o driver. Ang kaya lang i-subsidize ng gobyerno ay nasa 200 to 300,000 pesos depending dun sa type of jeepney.
Yun yung mismong sinabi ng isa sa mga taga DOTI. Kaya malayong malayo yun eh. Kukunin talaga ng karaniwang operator o maging yung co-op eh. Pag kinonsolidate sila bilang isang co-op, saan nila kukunin yun at paano nila mababayaran yung ganong kalaking halaga ng kada unit ng modernized jeep na tinatawag niya. Mm-hmm. Kaya i-displace nitong consolidation ng mga franchise yung maraming jeepney drivers. At sa kasalukuyan nga, di ba, ang mismong datos din na nilabas ng LTFRB, nasa 68,000 pa nationwide. O may git 68,000 yung unconsolidated pa ng mga public utility jeep and maging UV Express. Kaya kung titignan natin, sumahin natin yan na pwedeng maapektuhan, higit sa dobling pwedeng maapektuhan ng mga drivers and commuters. Mm-hmm. At drivers and operators. Labas pa dito yung mga tinatawag na barker, mga tindahan sa gilid ng mga terminal, yung mga tumutulong o kabahagi ng tinatawag ng buong public transport system. So, magandang umaga po, Sir Gaylord. Si DJ Chacha po ito. Hey, good morning. Good morning po. Oo. What are the chances na papanig po ang Korte Suprema sa inyo at sa mga grupo po ng mga jeepney drivers, UV Express at mga commuters po natin? Siyempre, umaasa kami na pumanig yung Supreme Court sa petition dahil final namin kahapon, no? Kaugnay nga nitong makapaglabas man lang ng temporary restraining order sa pagpapatupad ng consolidation ng franchise. Mm-hmm. Siyempre, may mga batay sa consultation namin ng mga abogado from National Union of People's Lawyers, si Attorney Tracy at ganoon din si Attorney Nery Colmenares. Sa kanilang pagbibigay ng punto sa amin, may mga remedy na nakikita at pwedeng gawin. At yun nga yung nilalaman nung petition, no? At least sa bahagi namin, mahalagang mai-rehistro namin yon at makipakinggan ng Korte Suprema. Although ang alam namin o may balita na kahit na holiday na ngayon, mag-holiday break, inasa namin yung Supreme Court magkakaroon ng en banc meeting at least sa Baguio. Opo, opo. Itong remedy na sinasabi ninyo na nakapaloob po sa petisyon, pwede po ba nating malaman kung ano po yung mga remedy na inihain ninyo? Ay, opo. Kaugnay nung nilalaman ng petisyon, tingin namin may mga violation sa rights ng constitutional rights na binaviolate ng mga orders ay nilabas ng DOTR pati ng LTFRB. Ang malino dyan na halimbawa na binabiolate nila yung freedom to association. Kung may karapatan tayong pumaloob sa isang asosasyon, no, gaya na isang co-op, meron din tayong karapatan hindi pumaloob, no? Dito pinipwersa ng order na ano eh, arbitraryo o mandatory na pumaloob eh. Kaya doon pa lang may malinaw na violation na sa karapatan ng affiliation. Pangalawa, yung mismo mga memorandum ng circular, medyo oppressive siya, overreaching at confiscatory. Kasi pag kinonsolidate at hindi ka nagpa-consolidate, ang resulta nito, hindi ka na makakabiyahe. Mm-hmm. At tinatanggal niya yung karapatan mo rin sa kabuhayan bilang basic right ng mga ating kababayan. These are some of the remedies ano, na kasama po dyan sa petisyon. Iya po, opo. Yun po yung nilalaman yung mga nakasaad dun sa aming ipinasang preliminary injunction o petition for preliminary injunction. Meron din po kayong kasama na grupo ng UV Express na naghain dito po sa petisyong ito? Anim po yung petitioners eh, kahapon na nag-file sa Supreme Court. Mm-hmm. Mula to sa transport organization at kaming mga commuters. Particularly ang nakaredy kasi at that time ay yung mula sa piston na kinakatawan ni Modi at isang small time operator ng jeep. Mm-hmm. Tapos yung kaming the rest ay mga commuters. At concern namin yan eh, lalo na sa atin, ang kabuuan commuters sa buong Pilipinas na maapektuhan ay nasa 28.5 eh. Kaya malaking kawalan at kahirapan pag tuluyang na-phase out ang jeepney at ang UV Express na
hindi nakasama doon sa consolidation na pinipilit at pinipersa ng DOTR. Maapektuhan kaming lahat. Oo, at saka po yung route rationalization, 'di ba? Wala pa kasi po 'yan at ipinipilit itong jeepney modernization. Yes, ayun nga eh. Step 1 pa lang itong sinasabi nila. Mas malala na nga yung mangyayari sa step 2. Ito na nga kasi yung prepare sa yung silang bumili ng mga unit na kamamahal. Ang maliit na nga yung subsidy na ibibigay o tulong ng gobyerno. Ang malaking problema pa dito na hindi masyado napapansin na tahimik yung DOTR. Yung kaugnay ng porsyento, yung interest. Siyempre, ang mga bangko, pag umutang ka, obligang bayaran mo yan. At ang karaniwang tinasaad doon sa binabanggit mismo ng mga taga-DOTR, nasa 6% din eh, yung interest. Malaki yun ah. Hindi biro yun sa karaniwang super operator at magiging simpleng co-op. Malaki masyado yun. And even the budget para doon sa mga bibigyan nila ng subsidy na mga kukuha po ng mga bagong jeepney, hindi pa rin sapat eh, di ba? Para sa bilang ng mga drivers at operators na meron tayo. Yes, opo. Masyadong maliit yung 200,000 to 300,000 na isa-subsidize nila. Niyayabang pa nga lumaki ito mula sa 80,000 na naging 80,260. Kakarampot lang yun. Ang layo po nun sa tunay na halaga na bibili ng ating mga maliliit na tsupera at mga driver. At hindi lahat mabibigyan ng subsidiya kasi magkano nga lang po yung budget, yung kabuoang budget. Yes, maliit ang inallocate. Ngayon kung pinirmahan nga ni Pangulong Marcos Jr. yung GAA for next year, napakaliit nun kung ipipersa at ipipilit yung payout ng jeepney at gustong palitan ng modernized jeep. Malaking yung mawawalan ng trabaho at kabuhayan. At ang maapektuhan din yan, liban sa ating mga driver, kanilang pamilya at iba pang mga nakaugnay, nakadugtong, nakabuhayan dyan, kami rin mga commuters. Totoo po yan. Lalo na yung mga estudyante na hindi nga kumikita yung mga estudyante, hindi naman sa hindi kumikita, ibig sabihin, dependent sila karaniwan sa kanilang mga magulang at yung magulang naman nila, nagko-commute din, magiging napakabigat niyan sa amin. Oo. Ulitin lang natin, kanina nabanggit nyo na po ito. Kung talagang hanggang December 31 na lang ang mga traditional jeepneys natin, magkano po ang i-increase? Or sa ngayon meron na eh, may mga minibus na po na bumabiyahe. Magkano yung difference nung presyo ng traditional jeepney, pamasahe, compared doon sa mga minibus na bumabiyahe na po ang ilan sa ngayon? Opo, ang karaniwan po, ako po ay regular na sumasakay dyan sa kabaan ng Commonwealth. Opo. Ang minimum fare po ng jeep natin ay nasa 13 pesos, gaya nga po ng nabanggit ko kanina kay Sermon. 12 lang yan eh, naging 13 yan kasi nag-increase provisionary yan dahil sa pagpupatuloy ng pagtaas ng presyo ng produktong petrolyo. Ngayon, pag sumasakay sa jeep, 13 pesos ang minimum. Yung karaniwang modernized jeep, may patong yan na 2 piso, nasa 15 pesos ang minimum yan. Siyempre, lumalaki pa yan, depende dun sa distance, so yung kilometer na tinatakbo, yung layo ng iyong pupuntahan. Kaya sa pinakamalinaw, halimbawa sa aking karanasan, pag sumakay ako ng jeep, 13 pesos yan, minimum. Pero pag sumakay ako ng modernized jeep, nasa 15 pesos yan. Nagbabari pa yan, depende sa ruta ng modernized jeep. Halimbawa, iba ang singil ng pabiyahing Peperview, iba rin yung biyahing pa Rodriguez. May relatively pagkakaiba sa piso o yung halaga ng binabayad o pamasahe. Maganda yung comment dito nung isang nanonood sa atin sa YouTube, ano? Kasi ako mismo, sir, I am pro-modernization. Basta handa ang gobyerno at masisiguro na walang mawawala ng kabuhayan. Diba? At hindi masyadong magsasuffer ang commuter. Kung pumanig man, halimbawa, suntok sa buwan, ano? Although mukhang ito ay talagang selyadong-selyado na, nakataga na nga daw po sa bato na talagang hanggang December 31 na lang. Ano naman po ang solusyon ng transport groups para ma-modernize at magkaroon ng mas sistematikong transport system dito po sa bansa kung hindi itutuloy itong modernization program? Yun nga yung malaking katanungan din sa aming commuters. Ako personally, bilang commuters sa matagal na, I am favored is a mass transport. Dapat nga yan yung dine-develop. Accessible, yes, cheap, at saka
pangmaramihan. Ang dahilan naman ng pagpasok ng ating mga jeepney drivers o yung jeepney sa public utility transport eh, kawalan ng pagbibigay ng atensyon ng gobyerno yan eh, o yung pakawalang pakialam eh dun sa mass transport eh. Ipinasa ng gobyerno yung sa individual at mga pribadong operator and drivers yung responsibility ng pagbibigay ng serbisyo. Kaya na-create yung jeep eh. Yun yung dahilan. Kaya ako tatanong ngayon, I am favor for a modernization ng ating public transport. Pero isang public transport na mass transport, cheap and accessible, hindi ganitong klase na pinipilit ng DOTR. Dito hindi accessible, hindi cheap, at hindi siya pang mass, pang maramihan. Final words na lang po, Sir Gaylord po. Ano, sa ating gobyerno, baka nakikinig po ang DOTR, maging si Secretary Jaime Bautista at maging ang Pangulong Bongbong Marcos Jr. Siyempre, una sa umaasa kami or na pumabor ang ating Korte Suprema sa hiling ng ating mga transport at kami mga commuters na pansamantala munang huwag ipatupad o arbitrary yung pilitin na hindi na makabiyahe yung ating mga jeepney drivers, maging yung mga UV Express na hindi pa bahagi ng franchise consolidation. At makatulong ito para makita talaga ano yung magiging epekto sa drivers and small operators at sa amin. Ngayon, syempre sa DOTR, pipili talaga nila yan. Kaya nga nakakalungkot itong balita magpapasko dineklara ng ni Marcos Jr. na hindi na i-extend pa itong pagbiyahe o pagbibigay ng serbisyo ng ating mga chofer. Mahirap, napakahirap para sa mga driver natin at ma-epekto rin sa aming mga commuters itong sa pilitang pagpe-pace out ng ating jeepney na wala man lang malinaw na magiging serbisyo rin na tulong sa mga chofer at operators at sa amin. Yun nga yung binabanggit ko ulit, we are favor kami sa modernization but hindi sa ganitong klase modernization na gusto nilang pilit. Privatization to essentially eh. Pinipilit na ipasa sa malalaking mga pribadong kumpanya yung pagbibigay ng serbisyo sa transport. Kaya hindi siya magiging mura, no? Hindi rin siya accessible at hindi siya pangmaramihan. Yun yung hindi magiging magandang resulta nitong pagpipilit ng peso sa jeep. Kaya kabaliktaran noon, inulit namin, we are favor sa ganun, pero sa modernization, pero dapat ano siya, mass transport, accessible at syempre cheap. Mm-hmm. O yung kayang abutin ng karaniwang pinkita ng mga manggagawa at empleyado. Very well said. Sige po, Sir Gaylord, kami po ay tututok ha dito po sa mga iba pang mga susunod na balita ukol dito sa petisyon po na inihain ninyo kahapon dito nga sa modernization ng jeepney po dito sa Pilipinas. Maraming salamat po sa inyong oras. Thank you, sir. Okay, salamat din po. Salamat, Ma'am DJ Chacha. Salamat, Sir Paul. Thank you so much. Yan nga po si Sir Gaylord Despues, ang campaign coordinator ng Bayan Muna Party List. Ted Filon at DJ Chacha ngayon nasa Radyo 5 92.3 News FM Monday to Friday 6 to 10 a.m.